Blood causes contentions to cease, and parted between the mighty. Brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he eat. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. The poor useth entreaties, but the rich answereth roughly. Sabay-sabay. A man that hath friends must show himself friendly, and that is a friend that sticketh closer than a brother. Pero basahin ko lang po yung 22. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kuhaan namin ang knowledge and instruction nito, Lord. Aming pag-aaral ngayong umaga, Panginoon. So, yung dahil pang bawat puso at isipan, magandang topic, ba't pwede ma-abuse? So, kami po ay gagabayan niyo, Panginoon. Ngayong umaga, each time, Panginoon, na isisik namin ang inyong counsel, Panginoon. Salamat po, Lord. Kaya malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning sa lahat. Good morning. Title po nito ay Finding, sabi yun, Finding Your Lifetime Partner. Amen? So, ilalagay natin sa series natin sa ano yun ba? Courtship, Love, Courtship, and Marriage. So, medyo matagal lang tayo, hindi nag-ano. Dapat, anong kailangan nyo dapat yung sa, yun ang ating inaaral, no? Para sa kalahatan. So, do pag Thursday, maganda rin yung ating ano eh. Anyway, so yung Proverbs po ay parang actually nung inaral namin to, isa rin sa dahilan kaya natin bubuoy na naman tong Proverbs kasi po ay natapos na natin to eh. Siniris namin to ng mga Sunday night or afternoon. Eh iba, hindi nakuha na yun. Ah. So, but anyway, pero ngayong umaga po at mamayang hapon sa chapter 8 naman tayo. Pero ang focus natin ito po, no? So again, love life. Okay, kaya again, ano yung title natin? Finding Your Lifetime Partner. Pag sinabing lifetime, hanggang mamatay ka na. Kasi habang buhay, yun, lifetime. So partner po, asawa. So para ano lang, generic, wife. Sabi dito kasi wife. Pero ganun din, applicable yan sa husband. Okay? So lifetime partner kasi pag hindi tayo naniniwala sa divorce-divorce. Yung pala, yung sa introduction din. Kanina lang umaga, actually kagabi pa, meron akong isang friend po na dati kong office mate na gusto ko na talagang i-unfriend. Alam nyo naman ako, kaya pinaparaming yung friend ko para alam nyo na, maano din natin kahit paano may influence. Amen? Mayroon kang idea, warning, ganyan naman tayo. Hindi naman tayo nag-share ng kinain ko kaninang umaga at hindi naman ganun eh. So, ba't itong taong to, umpisa pa lang, ano na eh, babae po, no? So, obviously, hindi ko na siya na-share lang kasi nga, ano pa ako, hindi pa masyadong ano. Tsaka hindi mo rin gusto yung attitude kasi medyo, anong tawag dito, malandi ba? Okay? So, pag nagdamit yon, ayun na, maporma. Hindi nga ako naniniwala magkakaasawa, pero nag-asawa, okay. Eh ngayon, no? Ang pinupost na parang hiwala yan. Ha? So, hindi ka na magtataka. Ayoko mag-comment pag ganun. Kasi hindi naman kami close. Ayoko rin maging close sa kanya. Pero, kahit na paano, at least nabigyan tayo ng context dito. No? So, ganyan po yan. Kahit sa Pilipinas, walang divorce, eh wala namang makakapigil sa'yo pag ayaw mo na eh. Diba? Iwanan mo, huwag mong pansinin kahit nasa isang bahay kayo. So yun ang di natin gusto mangyari sa inyo. Amen? Amen. Bangit natin kanina sa Sunday School. Salamat, mayroon tayong naruturuan dito. Mag-develop. Bata pala, nakakatawa ako. Bilis nyo kasi, lagi sasabi sa inyo. Di ako naingit sa inyo. In a way, naingit ako. Pero in a way, hindi. Okay. Kasi bandang huli, kanya-kanya tayo ng manunagutan sa Diyos. Iba-iba rin tayo pinagdaanan. Iba-iba tayong gift. So, ginagawa ko lang yung dapat sa gawin ko bilang pastor nga. No? And then, so sa love life, ganun din. So, I realized, sabi namin ni Brother Jess, mabilis lumaki ng mga ano, parang sa halahala.
Eh, 2 years pa lang tayo doon. Ito, laki na ni Jonaline. Madalaga na. Eh, lalo dito, si Yesha. Pumunta dito yan, nene pa yan. Ngayon, mong alin eh. Joshua, tawa-tawa. Dati, totoy din. Ito niyo ba yung picture ni Joshua? Ngayon, Stephen, ganun din. So, kaya, kailangan nyo to. At actually, meron pa isang nag-prompt, no? Meron akong friend din, Facebook friend, na masaya naman yung kanila naman. Baliktad, no? Pero, na, kasi i-consider nyo to eh. Kasi friend-friend siya sa mga Amerikano. Ngayon, mukhang Amerikano yung mga pangasal. Gusto nyo ba yun? Sige nga, gusto mo yan? Hindi malayo pa sa atin yan, ha? Lalo sa panahon natin ngayon. May kilasi kasi sa pastor, may in-arrange yan. May in-arrange, pero parang gano'n, pinakilala. Kaya iniisip ko rin, gano'n ba katama yun? Kasi malulungkot yan ako eh, pag dinala kayo kung saan eh, sa ali. Pero okay lang na kung ano yung makakabuti sa inyo. Kaya yun yung mga nasa utak ko this past 1-2 days. Ngayon, may negative, may positive din. And especially yung mag-asawa ng ano, wala pong problema dyan, walang masama na mag-asawa kayo ng basta tao, ha, Kristiyano. Okay? Pero yun nga, ang pag-usapan actually natin ngayon, medyo generic, pero parang magkaroon kayo ng mga tips ba ng magandang foundation. So, natake naman natin lagi ito. Pero, dito sa Proverbs 18 kasi, nakita ko, bukod na dito nga, yung finding a wife, you know? So, pag naghahanap ka, hindi lang yung naghahanap kang random eh. Pag may sinabi, minsan naghahanap ka, lalo yan, asawa, and dami naman, di ba? Pero siyempre, ikaw lang, mahimili ka rin. Hindi mawawala yun eh. Amen? Na may gusto ka, may hindi ka gusto, may hinahanap ka mong better, parang yun, yung asawa, nagde-date daw sila, siguro, later sila, hindi natin alam, pwede rin hindi. Ganyan yan eh. Pero, ang lagi sinasabi sa inyo, maganda pa lang, ganun ngayon pa lang, pag-pray nyo lang. Pag-pray nyo kasi dahil sa, minsan, pwedeng maging komplikado yung simpleng bagay na yan. Asawa lang, hindi komplikado dapat. Pero, dahil nga alam mo, nalaman mo na makakasama mo habang buhay ang tao na yan, na hindi mo kano-ano, diba? Eh, kailangan maging maayos. Yung pagpili, at panalangin sa Panginoon na yun niya, makakita ka at makita ka rin. Okay? So yan. So yan tayo. Ngayon, itong Proverbs po, kahit parang walang kinalaman niya, meron actually yan. So ngayong umaga, tingnan natin yung akma no, dun sa team. So merong mga ano to, generic application tong mga verses na to. Aralin din natin ng mabilis lang, pero apply natin specifically sa ating topic. Amen? Okay, para sa lahat to, kahit sa mga tanda na adult na may sapul pa rin dito, may aral pa rin. Okay, so umpisa natin. Kaya sabi dito, true desire, a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. Unang basa, naintindihan niyo ba? Hindi agad eh, pero kasi ako alam mo na eh, kasi alam niyo na, natapos na rin natin to sa ano. Anong sabi, intermeddleth? Minsan, hindi maganda yan, di ba, naikihalo ka, naikialam ka naman eh, parang ganun. Pero pag wisdom, positive yan. Ibig sabihin, puro aral ka, yun. Parang ganun, adi ka na sa pag-aaral. Amen? Amen. Hindi masama yun, lalo hindi lang aral, wisdom. So ano ibig sabihin ng to desire, having separated himself? So ibig sabihin lang po dito, pag ikaw minsan, di ba alam nyo na siguro anong matinding ano ngayon, course. Sabi nyo, doktor, anyway, lawyer, kung ano man yan, minsan, para maaral mo yan, kailangan mong, alam mo na, bawasan mo yung barkada, laro. Kasi hindi uubre. Kasi pag-aral tayo yan, pag pinasok mo yan, hindi ka makaka-focus pag lahat ng gusto mong gawin, kasama pa rin. Okay? So, pero again, kahit po ngayon, may nauuso ka sa amin, meron kami mga seminar bad. Kaya, hindi naman pala sa to, no? Pero ako kasi, iba na obviously yung direction ng buhay ko. Napansin nyo ba? Hindi ko pwede kumpara yung... Pwede rin, pero hindi na ako yung ano eh. Iba na eh. So, minsan, kahit gustuhin kong mag-specialize sa isang bagay,
Specialized na ako eh, dito. Alam nyo ba yun? Hindi nyo ba? So, pwede pa akong mag-seek ng ako yumaman, pero hindi na talaga eh. So, kayo pwede pa. Okay, so yun, pwede din naman bilang Kristiyano ngayon, paano ka mag-aaral ng Bible, for example, mamaya tayo sa Love Life. Ganon din, actually, minsan nung ihiwalay ka, hindi ka man mag-professional, ganon din, ihiwalay ka sa barkadang di maayos, sa mga aha, kukuha ng oras mo, di ba? Games, kung anong man yan. Walang masama dyan kung ano mo eh, kung handle mo, kung namamanage mo na maayos. Pero, kung ikaw ay Kristiyano na, talagang merong ganun, ganitong factor, no? So, laging, ano, kahit sa mga young people, yan ang mga tema. So, yung barkada mo, minsan, kailangan mo palitan, music, gala, hobbies mo, may kailangan mo palitan. So, yun yung sabi ditong, separate yourself. Okay? Pero, magandang topic din dito sa una, true desire. So, dapat gustuin mo. Amen? Ganun niya, pag magagang Bible, ngayon si Bud, ayan, so medyo, pero nakikisama pa sa barkada niya. Kung may oras, amen? Pero alam mo yung priority mo. Amen? Alam naman natin yan. Salamat dyan, no? Okay, so punta tayo sa love life. Napansin niyo ba pag ikaw ay may asawa na ano dapat? Lagi sinasabi, ang barkada mo, yung asawa mo na. Hindi ubra yung may barkada kasi sinusunod yung barkada. Gusto nila, gusto nila. Kahit nga girlfriend pa lang eh. Talagang se-separate ka dyan sa ibang bagay, ibang... para lang mapagbigyan siya. Eh lalo na kung yung relasyon mo meron, ano rin, tawag nila dyan, medyo possessive ba yun? Ayan, tama ba yun? Possessive. So hindi na maganda lagi yun ha, pero may natural na ganun. Na bakit nga yan may ibang yung time mo sa ibang oras, yung oras mo sa ibang bagay, bakit hindi sa kanya? Ayan, okay? So, yun ang number one point natin sa pag-aasawa at sa love life. I-consider mo at expect mo na ikaw ay iihiwalay mo yung sarili mo sa ibang bagay para doon, pumunta ka doon. Mag-devote ka sa case natin sa asawa mo. At wisdom din yun, ha, by the way. Kaya nabanggit ko kanina yung ano natin sa pastor, gisend tayo dito. May asawa, may anak. May trabaho, siyempre. So, hindi ka mag-asawa ng walang trabaho. And then, basahin mo yung Bible mo, may time ka. Okay? Para kayo may wisdom. Amen? Isa pa lang yan. Madami to. Hanggang matapos. Believe it or not, meron lahat siyang connection. Verse of fool hath no delight in understanding, but this heart may discover itself. So again, isang pasada, hindi mo maintindihan, pero atake na namin to dati. Sabi dito, yung first part, madali lang, no? Yung mga loko-loko daw, ano yung fool, hangal, walang, hindi niya gusto yung understanding, no? Hindi naman lahat ng Muslim, pero yung iba daw, ganyan eh. So, another point, naghahanap kayo ng mga pangasawa, sinong hanapin nyo? Yung ayaw na mag-aral, tambay. Ngayon, kung talagang, ano, aminin natin, minsan may mga... ganun, no? Mga special case. Eh, halos ganyan, wala na, wala ka na excuse eh. Pero minsan talagang sabihin natin ganun, hindi naman bawal eh. Pero kung hanggat may mahanap ka, tama ba? Libre na kayo pag-aaral. Tapos kung ayaw niyang, hindi lang pag-aaral to ng sa secular, sa salita din ng Diyos. Kung matalino ka, yung hahanapin mong asawa, at yung babalaki o planuhin mo, maliligawan mo, magpapaligaw ka. Sana naman, ano, hindi full, hindi mangmang. Again, hindi ko na sinabi itong ano, ha, pinag-aralan lang. Minsan kasi may mga ano din, mga streetwise na tinatawag nila. Kaya kay Baldi, eh, ano rin ako eh. May pangunawa, eh, men, kahit paano. Meron ba? Agree ba kayo? Meron. Kahit paano, yung iba, walang ganyan eh. Ang bilis mag-adapt. Pero sa academics, sa mahina, kasi yung foundation kasi. Kaya nga sabi ko sa'yo, bata pa kayo, ilayin nyo na yan. Lahat yan, gagamitin nyo yan. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, kakailanganin nyo lahat yan. Kaya the best, mag-ano ka na, mag-ipon ng knowledge, skills, testimony rin, ganun. Yung sabi ngayon ni Bud, huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Ano, alam mo yung sinasabi ng Diyos eh, alam mo na yan. Oh, subukan mo ba? So makakabawa sa'yo yun in the future.
Baka may mabalitaan yung iba na ganyan ka daw dati, eh dati naman yun. Eh, still, kung nagtapat ka ng maaga, mas mapadali sa iyo mga bagay-bagay maglingkod sa Diyos. Amen. Ganun din sa pag-aasawa. Okay, gusto mo yung asawa mo, hindi yung, eh, ganito na ako. Naku, lalo pag lalaki. Okay na sa akin ganito. Okay na yan ngayon. Eh, like, guys, ano, sinasabihan ko minsan, okay yan ngayon, sige, tuloy mo lang, magsipag ka dyan. Pero hanggat maaari, mag-isig ka nang magde-develop ka pa. Kasi dadami yung pamilya nyo, dadami yung gastos. Hindi ka nag-iisip na lumaki sweldo, lumaki yung income, patay ka na. Amen? Mabilis lang tayo, kaya makinig ha. So again, a fool, yung iba ayaw na ng pangunawa, hindi na nag-iisip kasi minsan talaga may itong pag-isip. Pero kailangan eh. Kaya dapat gustoy natin, huwag tayong maging mangmang. Amen? Ano pala yung sabihin ng but that his heart may discover itself? Hindi komplikado yung sabihin lang na, ayun pala yung gusto ko, hindi mo alam. Pag mga talk show pinapanood mo, ganun yun eh. Parang salita lang, kaya nga talk show, salita lang salita. Sa halip na dapat, inaalam mo yung datong malaman, saka ka magsalita. Kung sigurado ka, naintindihan mo, saka magsalita, may mapupulot yung makikinig sa'yo. Yung mga ganyan, ayun pala yung gusto ko, ah, ganun pala. Pero scripted din yun. Ang matatalino dyan, yung mga nagpapalakad niyan. Amen? Gusto ko sinabi ni Bad kanina, yung anong, teacher ka, guturo ka, ayaw mo, tuturin yun eh. Alam nyo, pag ayaw mo na sa kumpanya, hindi mo na gusto yung pinaggagawa, umalis ka na. Doon naitindi ako minsan, nanghirap gawin nyo, kasi nga, alam mo na, nakadepende ka doon. Pero maganda, pag nakita mong di na maayos yan, kaya nga dapat skilled ka, kahit anytime pwede kang malis. Okay, so ganun din sa, huwag ganun sa may asawa. Kung may asawa ka, yun na yun. Kaya nga, advance mo, maging matalino. Okay, move on tayo. When the wicked cometh, he cometh also contempt, and with ignominy, reproach. O yung bagong word siguro sa inyo dito, ignominy, ibig sabihin lang po niya, parang kahihiyan, parang ganun. Kaya, when the wicked cometh, then cometh also contempt. So sa pag-aasawa, o dito muna sa general application, yung mga loko-loko daw, dumarating yan eh. So, iwasan. Yan lang yun. Okay? Dumating yan, iwasan mo. Ngayon, sa mag-asawa o sa love life, iwasan yung may dating sa buhay niyo, mga kaibigan. Lalo pag nanonood kayo ng ano-ano, magkakaroon kayo ng masamang idea. Alam niyo ba yon? Pag nakapanood niyo lagi, yung mag-asawa na kayo, ang papanoorin niyo, mga adultery, nagpapalitan ng asawa, divorce, naglalaro, parang ganun. Magkakaroon ka ng idea niyan. Amen? Amen. Kahit yung mga young people, ay ganun pala yun. Di ba yung idea nila ang mapupunta sa'yo kasi wicked pala, hindi mo alam. Lalo pag bakla, bakla director niyan ako, sigurado na agad yun. Dapat mong iwasan ang kalokohan yung matutunan mo dyan. Amen? Amen. Ngayon lang muna. And then, the words of a man's mouth are as deep waters and the wellspring of wisdom as a flowing brook. So, medyo positive naman. Kaya, ang point natin dito, yung mga sinasabi mo, okay? Either nagliligawan pa lang kayo, pray pa lang kayo, kahit di pa nagliligawan eh. Kaya magpakatalino kayo. Kasi lahat ng sasabihin nyo, magre-reflect kung ano yung nasa puso nyo. So, pag maayos yung nasa puso nyo, ano bang version sa Matthew, di ba? Sabi doon, out of the abundance, hindi, sa Proverbs yun. Pero sabi doon, pag yung good fruit, bring it forth good tree. So ngayon pa lang, maging pure na kayo. Amen? Amen. Yung bangkada nyo, puro kabastosan, iwasan nyo na yun. Huwag kayong matutuwa doon, hindi nakakatuwa yun. So ngayon, nagiging wise na kayo, para daw kayo malalim, di ba? Yan ang gusto natin mangyari sa atin. Yung alalim naman ito, mag-isip, ang lalim mag-desisyon, ganun tayo dapat, hindi mababaw. Okay? Ayaw natin ng mababaw, kaya tayo inikritis natin ibang church, ang babaw ng preaching, ang babaw. Hindi sa nakikialam eh, pero ayaw natin mahaluan ng ganun. Ayaw natin yung mga member dito na kontento na sa ganun, okay? Hindi mo sabihin, basta hindi ako masyadong matalino. Kaya nga tatalino kapag ang lagi mo narinig is yung malalim naman. May impluensya ka dyan, hindi ka makontento sa ganun, hindi ikaw yung napapagod mag-isip. Diba? Lalakas ka spiritually and mentally.
So kaya sabi yan, as a wellspring of wisdom, as a flowing brook. Kailan lang, nag-Isaiah tayo, nabanggit ko sa inyo, yung sa mga common theme doon sa bandang huli, ng Isaiah, Ezekiel, Joel, at meron pang dalawa, alam ko eh, nakalimutan ko lang. Yung wellspring of water nga, parang river, dinidescribe doon, sa Revelation, ganun din. So ito naman, sa John naman din, sa John 4, sabi doon, yung woman in the well, ang sabi doon, wala ka namang pangkuha sa kukuha nung ano. Sabi niya, yung bibigay ko sa'yo, yun ang water na hindi nagtaano, di ba? Fountain of living water. So, laging ano yan. Ngayon, ang dinisya naman dito, wisdom. Kasi ganito po yan. Pag ikaw ay mababaw, nakita ba yung nagsasalita, ang babaw, ayaw mo nang makinig. Ako, dumating sa akin yun, salamat niya, kasi hindi ako nakontento doon. Pero iba, ba't kontento pa sila doon? Punta pa rin ang punta, pero parang wala na natutunan, iba na yung natutunan. Parang ano na lang, nakasanayan na lang, di ba? Kaway-kaway, yung mga dating Katoliko, di ba? Katamihan naman eh. Kahit mga Baptist ngayon, nagiging ganun rin kababaw, pinapaulit-ulit lang, at di na lumalago, at nandun lang kasi ibang dahilan. So, nakakalungkot yun. Pero, maganda dito, pag ikaw malalim ka, marami kang pagkukuhaan. Amen? May problema to, matutulungan mo kasi either may experience ka o may knowledge ka doon. Ito, mayroon din ibang problema naman, pero kailangan kung preacher ka. Okay? At kahit hindi ka preacher again, kung matalino ka, maraming matutulungan ka. Okay, doon na tayo. Anong kailangan sa mag-asawa? Ganun din. Minsan yung hanapin yung asawa, yung makakatulong sa'yo, hindi makakabigat sa'yo. Amen? Lalaki man yan, babae. Makakatulong. Kaya nga, yun ang sinabi rin sa Genesis, di ba? Anong pinabisado natin last time? Sa Genesis 3. 5 ba yun? O 4 o 6? Sabi doon, ano yung bibigay ng Diyos sa kanya kay Adam? A helpmeet. Talagang makakatulong, hindi yung makakabigat. 2 pa lang ba yun? 2 ano? 16? 18? Ayun na yun. Basta yun yun. Bible. Yung babae makakatulong sa lalaki. But actually, yung lalaki, ganun lalo sa babae. Amen. So, yun ang hanapin niya. Amen? Hindi yung makakabigat. Hindi, true love po eh. Kahit sino ka pa, may mga ganun kanta eh. Maging sino ka man. English naman, ano yun? Yung Backstreet, sorry. Ano yun? So, Backstreet. I don't care. Wag ganun. Alamin nyo, dapat you care kung sino siya. Amen. So, hindi naman ibig sabihin, uhusgahan mo na ano, pero matalino ka sa dami niya, makakapili ka, pipiliin mo nga, tapos hindi ka may mili. Amen. Gamitan mo ng wisdom. Okay, ubon tayo, sabi dyan, a fool sleeps, enter into contention, pag sinabi contention, pagkatalo, pag-aaway, minsan, ganyan. And his mouth, call it for stroke. So, pag stroke, strike, hataw. So, medyo may kinalaman pa rin sa kakata, sino ba tayo, nag-skip ba ako? Sorry. Five pa muna. Ano? It is not good to accept the person of the wicked to overthrow the righteous of judgment. So, sa mga, yan, pag mag-aasawa kayo minsan, alam nyo ba minsan yung mga hinahadlangan yung ano, hinuhusgan yung, ay, walang kwenta ngayon, huwag yan ang asawae mo. Yung mga ganun, di ba? So, hindi may iwasan yun eh. Ganun din kasi sa buhay. So, in a way, consider mo yung sinasabi ng magulang mo. Pero, huwag mong, pag sinabi, accept the person of the wicked, yung dahil lang mayaman, dahil lang kapula, dahil lang, yung sabihin nun, huwag ka dapat magtotiwala doon. So again, general application, ganun. And then, lalo na daw, pag kaya mo direspeto yung isa, dahil papabayaan mo yung isa. Okay, yun nga, madalas yan, pag mahirap, wala namang bayabahin sa akin, kung abogado ka, tatanggapin mo yung isa, kasi anak ni ano yan, eh, ganyan, ganyan. Never natin gagawin yun. Ngayon, balik tayo sa ating topic, sa mag-asawa, at pagpili, paghanap ng asawa, never mong gagawin yan na kaya yun ang asaway mo kasi sikat, maganda ngayon, kamag-anak na ganyan, pero maraming gumagawa nun. Kung mas wise ka, kung paano ka maghanap ng asawa mo, ito yung tip ko sa inyo, ha? Yung maka-complement ka, kung ano yung wala ka, kung ano yung meron ka na, okay na yun. Ay, mayaman ka na, gaanap ka ng mayaman din. Okay din, pero puro pera-pera ka na nun. Kung matalino kayo mga kumpi, eh, meron ka na akong pera, gano'n ba kayaman gusto mo? Ganun din naman, kung magaling ka sa ganito, hindi ka magaling sa ganito, kung hanggat maaari, ha, tip ko lang yan. Yung mga compensate sa'yo. Amen?
Okay, kaya balik tayo sa 6. Sabi dyan, a fool's lift entered contention. Ganito, simple lang to. Huwag kang may pag-away. Amen? Yung iba ngayon, ganyan-ganyan ang mga bisyo sa buhay, mag-aaway dahil sa boyfriend, girlfriend. Pag kailangan mo makipag-away dyan, kunwari, isa, nailigawan to, isa, yun din. Kung kailangan mo makipag-away dyan, hindi na actually perfect yun eh. Kasi kung siya, nailigawan for example, wala dapat gulo dyan kung marunong din siya, hindi siya nagpapaligaw kung meron na or something. Kaya maganda pag-pray and then ilagay sa ayos. Dito sa church, kung papaalam agad kayo sa magulang nyo, tsaka sa akin, may ilalagay na agad kayo sa ayos. Pwede ko sabihin, basta pinag-pray ko sa kanya, ay, sabad si ano na yung nag-aano dyan eh. Though, hindi naman yung final-final, pero at least may ilalagay kayo. Baka mapili ka ng, baka naman si ganito na lang pwede sa'yo. So, mas maigi maayos kayo kung iniiwasan yung away-away. Especially ngayon, ma'am, balik natin sa mga, pag may asawa na kayo, alam mo das, pinag-away ng mga mag-asawa, alam nyo na yan, pera, or kung ano man yan. So, hindi yan dapat mag-awayan. And anong pinalaman, pastor, niyang strokes na yan? Alam nyo ba? Ano ko dito sa mga babae especially, alam nyo yung mga lalaki daw yun. No? Pero alam ko talaga. Pero common knowledge kasi, minsan daw yung mga lalaki talaga, mainitin ang ulo minsan. Amen? So, pag andyan na kayo, mag-asawa na kayo, hanggat maaari, huwag kang madadana, hindi naman kailangan. At alam mo na kung saan pupunta. Kaya sabi dyan, baka mahataw ka lang again. Hindi ko, parang malinaw lang ha. Hindi ko pa nasaktan si mamayan ha. Tama ba, Nay? So, pero minsan kasi nga, minsan parang darating sa ganun pag. So, iwasan natin yun. Next. The words of a talebearer are as wounds and they go down to the innermost parts of the belly. Ito naman, chismis, mga ano. Maging wise tayo pag may sinabi yung asawa mo, baka may nagsabi sa amin yan eh. Palibasa siya, pumatol kung kanino ano. Sabi ba naman sa akin, hindi ako naniniwalang walang babae yan. Ganon, kayo ba? Naniniwala. Pag nilalagay na sa'yo, inattribute na sa'yo kung ano yung iba. So, chismis, magkakaroon ng idea ngayon, narinig yung chismis. So, iwasan natin yan sa ibang tao at lalo sa sarili natin. Amen? Siguraduhin nyo muna yung nasabi, napakinggan mo, para walang gulo. Amen? At sabi dyan, they go down into the innermost parts of the belly. Sabihin nyo, kinakain ba yun? Ibig sabihin lang, malalim yan. Pag yan ay talagang tinake in mo, naniwala ka, yan ay magkakaroon ng gulo sa buhay mo, even sa utak mo. Amen? Amen. Dahil pa to. He also, that is slothful in his work. Ito, puntante lang sa lalaki, no? Ito pwede din sa babae. Yung mga tamad daw sa trabaho ay kapatid ng gumagastos o maaksaya. Yan, aksaya. Paano nangyari? Pastor, may kilala ako. Wala nga siyang kapatid. Hindi. Ibig sabihin nun, parang ganun ka rin. Pag hindi ka nagtatrabaho, nagsasayang ka. Amen? Amen. Paano ano yan sa ating sa mag-asawa o sa paghanap ng asawa? Pambira, huwag kang kuha ng tambay. Pag tamad yan ngayon, later, lalo na. Amen. Diba, dapat nga ngayon, nagpapa-impress yan eh. Amen. Na, huwag nyo nang gawin yung sinasabi ng iba naman, magpapayaman muna ako, saka ako hahanap ng asawa. Mali rin yun, kasi mas maganda yan, magkasama kayong aangat. Tama po yan, mas maganda yung ganun. Okay, nasabi ko lang, pero mamaya may patang ganun eh. So, basta, mga tamad, iwasan nyo yan. Amen? Amen. Tatulungan ko po siya. Ako yung maging inspiration niya para masipag. Okay, pero huwag ka munang pumasok sa ganun. Hindi ka sigurado. Kung matalino ka. Again, ang ating tema is finding your lifetime partner. Maging matalino ka. Move on. Ito yung pwedeng pinakalas natin ito. Pero sabi dito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and receive. So, dapat ligtas. At kung pareho na kayong ligtas, kung sakali man, kasal lang kayo ganyan-ganyan, talagang matindi yung problema nyo, sino yung tatawagin nyo, yung sino yung strong tower nyo, sino yung pinakasasandigan nyo ang Panginoon. Amen? May mga ganyan eh. Sana hindi tayo dumaan sa ganun, kung sakali, andyan ang Panginoon. So, make sure, ligtas yan, hanggat maaari. So, hindi ko sinabi, hindi maliligtas yung iba, pero, mas makakabuti yan. Next, the rich man's wealth is a strong city, and as a high wall
in his own conceit. So, maganda ba yung mayaman? Ano po ito eh? Ang tawag dito, halo, you know? So, again, ito yung natawag na para hindi kayo malito sa scripture, no? Kahit saan, actually. Tingnan nyo na maayos yan sa, sabi ko sa Timothy 6, di ba? First Timothy. Negative yung ano, sabi doon, yung he that will be rich falleth into temptation and a snare. So, pero, sinasabi lang dito, pag mayaman ka, para kang matibay ka. Yan ang sabi sa Psalm 70, pero hindi necessarily yun maganda. Pero still, sinasabi pa rin. Kaya iba naman, huwag ka nang gusto kong mahirap. Huwag naman ganun. Sinasabi sa Bible na minsan, pag may yaman ka, meron ka pagkukuhaan, di ba? Mas makakapag maraming magawa. So again, kailangan na lang i-align yun kung kaya pa. Okay? Kaya second part dito, ito yung pag-isipan natin. Kaya sabi na, and as an high wall in his own conceit, yung pala, kaya mayabang yan, mga yan. Kaya ngayon, tignan mo rin, ito ba ay mayabang dahil lang mayaman o talagang meron din pinaghugutan or something. Tansyahin nyo yung pag nag-aarap kayo ng mga pangasawa. Amen? Ganun yun. Okay. Kayo po magbasa. Ready, go. Before destruction, the heart of man is haughty, and before all is in need. Madali lang, no? So, huwag kang hanap ng lukuloko, ng mayabang, doon ka sa humble. Eh, basta yung humble, parang walang magagawa yan. Wala. Asabi, sabi na dito, yung humble, sabi, before honor is humility. Ibig sabihin, later siya itataas. Later yung, kung ngayon ay humble siya, later, ang pupuntahan niyan is, i-honor din yan. Ngayon, humble-humble yung kasi minsan matalino, ganun eh. Ayaw niyang magmalaki kasi alam niya siguro may experience or either kahit wala siyang experience na masama, nasaktan siya or something, nag-iingat yan, kaya humble. Ngayon, yung mga haughty daw, yung mga mayabang, ano daw, ang nag-aabang dyan, distraction. Ngayon, pag-asawa mo na yan, kasama ka dyan, di pwedeng hindi. Amen? Balita na naman ngayon, kay Robin Padilla na naman. So, kung ano man yun, di ko nga naintindihan yun, pero antay naasahang ano dun eh, parang patawa na lang yun sa Senado ba yun? Hindi, no? Kung ano man yun, ano ba yun? Papaputi. Ba't sa opisina pa? Anong pinareklamo nila dun? Vlog ba yun, ganun? Binura na daw, pero kung ano man yun, may abang yan pag ikaw, yung asawa mo, ganyan, ikaw hindi, hindi naman ako ganyan eh, asawa mo yun eh. Kasama at kasama ka dyan, minsan dedepensa mo yan. Kasi pag bagsak yan, isa ka pa eh. So kaya, again, kung matalino ka, tansyahin mo agad, magtiwala ka sa Diyos, again, hindi nyo makukumpute lahat yan ha. Kaya bandang huli, kaya magtiwala ka sa Diyos, pag-pray nyo, and then ihanda sa inyo yung tamang mga pangasawa nyo. Again, kung sa umpisa ka nagtapat, mas makakaasa ka na maayos yan. Pag hindi ka nagtapat, may way ang Diyos eh, para ikaw ay gantian. Maawain din ang Diyos, pero minsan talaga, minsan ibibigay niya yan eh. Okay, para matuto rin tayo. He that has set a matter before he hath it is a fallen shame unto you. So very common to po, no? So kaya naalala ko lang may isang nag-auto na kala niya, siya nagsabi noon, ang galing talaga ni Stephen Covey, oh, biruin mo, sabi niya, listen, learn to listen before you speak, mga ganun, sabi doon. Sigat na sigat yun eh. Ano sabi niya? Seek first to understand, then to be understood. Eh, wala namang bago doon, ito rin yun eh. Kumita pa siya doon, kasi mga Bible, eh, mga Bible, yung mga tao, hindi alam yung Bible, pero ito lang din yun. Applicable to kahit saan. Lalo, pag ikaw ay may asawa. Amen? Huwag ka magsasalita eh. Di mo pa nga alam kung ano nangyari. Magtanong ka muna. At yan, nakakahiya ka daw. Kasi kahit saan applicable to, pero lalo sa mag-asawa. Okay, hindi ka na tagalan yun ha. Basta, pag may problema, may accusation, ganyan-ganyan, magtanong ka muna, pakinggan mo, itindihin mo, para hindi ka nakakahiya. Nagbintang ka agad, wala. Wala pala. Next. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear. So, ano yung sabihin ng spirit dito? Ito ba yung sinasabi nating, ano, medyo iba. Yung sabihin lang nitong spirit, parang ito yung nagbibigay buhay. So, pag wala ka daw spirit, mahina ka, ito yung
wounded spirit. Ibig sabihin, patay-patay ka. Ganyan po yan. So, pasok ko na lang sa mag-asawa. Alam mo yung asawa mo dapat ang mag-sustain sa'yo. Papasayahin ka, malungkot ka. Amen? Pag alam mo, walang pakialam yan, walang inatupag yan, kundi tabaho, karir niya, tsaka pera, patay ka na. Kakailanganin mo yan. Hindi lang pera bubuhay sa'yo bilang babae. Ang lalaki, ganun din. Okay, so siguraduhin mo, again, ligtas yan, sana hanggat maaari, spiritual, para masaya ang buhay. Amen? Amen? At mas lalo makakapaglingkod sa Diyos. Yun yun eh. Tayo mga Kristiyano kasi ganun yung target natin sila. Minsan, mabuhay lang, masaya lang, okay na eh. Okay na tong 4M, di ba? Alam nyo na yung 4M, di ba? Kailan lang, pinag-usapan natin, okay na to. Ah, matay rin naman to, tisay pera. Ala, ang daming kasamang ano nun. Absent ka, no? Matandang, mayaman, madaling mamatay. Yan. Okay. Okay, so, yan. Tsaka nakakahiya yun, di ba? Mahal ko talaga siya, weh. Anyway, move on tayo. The heart of the prudent getteth knowledge and the ear of the wise seeketh knowledge. So, parang kanina lang. So, siguraduhin mo yung mga gustong, gugustuhin mo, pangasawa mo, naghahanap ng knowledge. Kaya ito, sabi nga, si, ano daw, may nagbibigay ng flowers. Papuntahin mo sa church. Sukatin agad natin. Kasi kahit ang mga bata pa, pastor, di mo alam, baka pagtanda niya sa kasya. Yung karakter na nakikita sa bata pa lang. At pagkaya na tayo, pag soul winning tayo, ganun eh. So hindi natin masyadong nilalagay sa balikat natin lahat pag hindi naligtas to. Wala akong points. Hindi, iba-iba yung mga kasalubong mo. So gawin mo lang yung pwede mo magawa. Bandang huli, may contribution siya dun eh. Kung hindi siya nagtapat, hindi siya magkatotoo. Wala ka nang maligtas yung ganun. Wala. So, ganun din ngayon sa naghahanap kayo ng pangasawa. Ano, hanapin nyo na yung the best para sa inyo, matalino, especially naghahanap ng wisdom sa Diyos. Kasi parang kanina nga, public school yun. Di ba nakakahiya yung ganun? Nakakahiya actually Pilipinas. Pero ngayon, actually kahit sa US, ganyan eh. So, damay-damay na yan. Pero ang nakaka-recognize na lang na ganyan, yung mga Kristiyano na lang. Kahit pansinin nyo yun, bihira. Ang mga Muslim din pala, pero in a way. Kahit sa amin, mga Indiano sa amin eh. Alam ko, galit din sila dyan eh. Pero pag talagang plinano nila yan eh, biruin mo, mga boss yung magsasabi dyan. Dapat ang kumpanya natin, ang pinaka, ang nagkukumpetensya pa, ang tawag nila doon, inclusive. Dapat di tayo takot sa bakla. Hindi tayo takot eh, asal tayo. Hindi tayo takot. In a way, takot kasi demonyo eh. Alaga ng demonyo. Tapos, in a way, takot. Baka sa mga bata. So, yan. So, kung maghanap kayo ng mga pangsawa, siguraduhin ito yung naghahanap din ng katotohanan sa Diyos. Amen. Yung gusto niya matuto. Hindi yung ngayon pa lang, mayabang na. Eh, ayoko niyan. Ako. Okay, move on. Kaya magbasa, ready go. Man's gift maketh room for him and bringeth him before great. Ngayon sabihin nun. Ah, sige, sabihin ko na lang. So ito po yung parang negative again, ha? Parang kanina. Sinabi yan? Yung sa rich man, di ba? So dito naman, ano yung muna? Literaling ko muna. Literal, ha? Ang literal niya, sabi dito, dapat sumipsip ka, parang ganun yun. Bigyan mo siya ng, uy, boss, ganyan. Totoo naman yan. Nakita ko rin sinulat yan ni... Sino ba yung binabasa ko? Parang Stephen Covey rin, parang gano'n. Sabi niya, pag ikaw, kahit hindi ka boss, ikaw dapat yung maglibre sa boss mo. Yung iba na, ang galing! Totoo yun! Kasi pag sumipsip ka dyan, ayun, galing talaga nito. Gusto nitong dumikit sa akin. Ganyan ang kalakaran ngayon. Yan ang sinasabi sa Bible. Kaya pag ikaw daw, bibigay ka either suhol man yan, or kahit di naman suhol, pag dumidikit niya, kasi binibigyan mo ng gusto niya, ano dyan? And bring it him before great man. May makikilala kang mga sikat, mga kilala, mayaman, ganyan yung ibig sabihin nun. So again, hindi ito prescriptive, ha? Hindi sinabi ng Bible na gawin mo yun. Ang sinasabi sa Bible, yun ang nangyayari. Parang kanina, yung sa rich man, ang nangyayari, hindi sinabing maging mayaman ka, hindi sinabing kailangan mo maging mayaman. Sinabi, sinasabi lang dyan, yung mga mayaman,
matibay yan. Yun ang sinasabi. So kaya kung magkakaroon ka nun, huwag ka nung despise yun, pero mag-ingat ka. Ganun din dito. Okay? So yun ang nangyayari, at least alam mo. Okay? Ngayon, kung may pagkakataong ang gawin din niya, kung hindi ka na mag-compromise, well, why not? Walang problema. Amen? Amen. Yun ang nangyayari, yung totoo. Kung meron ka din naman, gusto mo talagang makasama yan, di ba? So ako, hindi ko ginagawa yan, pero minsan, kasi si pastor yung tinuro sa amin eh. Kaya pagkasama mo si pastor, hindi ko pinapabunot yun. Ayun sabihin nun? Hanggat maaari, ako yung magbabayad. Kahit alam ko mayaman yan, pero ganun eh. Parang kasiyahan niya na yun. Amen? Dumisa, pumubunot din talaga eh. But anyway, yan. So na, sana naintindihan niyo yun. Next! Dali, na-apply ba natin sa ano? Sa mag-asawa, parang pinaka-applicable dyan po yung ano eh. Kaya po yung kahit sa amin dati. Ito yung, nung bata-bata ako, hindi ko rin mag-gets. Kasi kaya sila yung, alam niyo yung iba, naghahanap ng ninong-ninang na yan, di ba? Iba, kahit hindi kilala yan. Mapayabang lang yan. At yung mga politiko naman, payag naman kasi feeling sikat eh. May ninong-ninang, kahit di kilala, mayor, ganyan-ganyan. So again ha, be careful sa pag-interpret nito. Sinasabi lang, yun ang totoo, yun ang nangyayari, hindi sinabi yung gagawin mo. Okay. 17, kayo ulit, ready, go. He that is first in his own cause, even in us, that is they work on it and search it. Hindi tayo mayroon ito, hindi sa ano, no? Pero sinasabi lang dyan, yung mga nauna daw parang magaling. Pero hahanapan ka ng mga kapitbahay mo. So, anong applicable lang dito? So, siguraduhin mo na huwag kang tiwalang-tiwala agad sa mga tao. Kasi, kaya paano magagawa na talagang kahit anong hanap sa'yo, wala silang mahanap? Parang si Ding, yun. Lahat ng maganda, gawin mo hanggat maaari, hanggat mabilis, hanggat maaga, yun na yung gawin mo. Yun lang yun. Kasi, consider mo, yung mga tao minsan na hanapan kanya ng butas, may masabi lang. Amen? Lalo tayo mga Kristiyano, mainit ang mata sa atin yan. Niwala kayo. Next, a lot caused contentions to cease and parted between the mighty. So, yung lot po dyan, yung parang kanina. Amen? Sa Jonah. Yan, ganun yun. So, pero, ito yung minsan di maintindihan na iba. Kasi ang hirap talaga intindihan. Parang kasing ano eh, toss ko. Kaya sabi dito, minsan, yung lahat ko na, sinong tama? Ikaw o ako? Sige, pag ako ay tails, heads. Ano sa Tagalog yun? Ibon. Ibon, saka. Obviously, parang mali, di ba? Mali talaga. Pero, yung sabi nga ni Bad kanina, ang Diyos na nag-ano nun eh. Paano nalaman? Nag-toss coin sila, nalaman na sa totoo talaga si Jonah. Ang ibig sabihin po niyan, pwede tayong maghanap ng parang equivalent nito. Talagang hindi ma-influensya ng tao. For example, botohan or something na random ganyan. Kung sakaling dumating sa ganyan, huwag kang gagawa ng bagay na sabihin mo, oh, kunwari, botohan tayo. Ngayon, botohan ngayon, hindi mo boto. But anyway, huwag mo impluensya, siguraduhin mo ang Diyos ang magpapa may mili. Okay? Inibilisan ko lang kasi madami pa eh. Ano, malapit na pala. So, ganun yan sa mag-asawa. Ganun din. Nabanggit ko kanina yung pag-asawa. May mili ka. Yung babae, ang pagpipilihan niya, isang regular guy, pero Kristiyano, for example. Maayos. Pero hindi mayaman. Yung isang mayaman, matanda pa, madaling mamatay. Pero kunwari Kristiyano din, pero alam mo, hindi. Sino pipiliin mo? Toss coin tayo, toss coin. Yung coin mo, nakakilig sa 4M. Kasi yun ang gusto mo. Yun ang sinasabi dito na hayaan mo yung lot, especially yung Diyos ang mamimili. Okay? So sana naintindihan, binilisan ko lang ha. Huwag kayong sabi mo, hindi, nag-toss ko yun tayo, nagbotohan tayo. Yan. Nagbotohan, minsan, hindi mo na pinapaboto, iba, ganun eh. In-influential na, niluluto. Hindi nyo ba yun? May mga bagay na talagang, kahit na ito sa pagdidesisyon. Kaya ako, ino-open ko sa inyo, syempre, bandang mali, ako yung mag-ano, pero hindi ko lulutuin sa pabo sa akin. Eh, alam ko rin naman yun. Okay? At malalaman nyo rin yun. So, hindi tayo dapat ganun. Ganun din sa pag-aasawa, ganun din sa pagpili. Amen?
Yung parted between ng mighty, ganun din lang. Ibig sabihin, minsan nasa solve daw ng lot. Kaya dinify ko na yung tamang lot, ha? Okay. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. So bars of the castle, mahirap mabitak, mapasok. So kinungong pala dito, again, general application, yung kapatid mo daw, mahirap ma-win. So ano yung ibig sabihin na dapat mong gawin? Huwag mong i-offend yung kapatid mo, lalo close sa'yo hanggat maaari. Kasi mahirap daw ma-win back yan. Hindi yan, madali lang yan, kausapin ko lang eh. Hindi, pag na-offend nga, mahirap yan. Lalong mas mahirap. Okay? So sa mga asawa, anong application to? Ganun din. Never mong, may nabasa lang article, totoo yun eh, sabi niya doon, medyo ano siya eh, inuunahan lang niya. Pero totoo yun, may nilista niya doon yung mga list of words na bawal daw sa mga asawa. Totoo rin eh, ha? Ano yung mga dapat hindi niyo sasabihin kahit kailan? Maghiwalay na tayo. Ano ba yun? Kung nagka-asara lang kayo eh, huwag niyo kailangan banggitin yun, di ba? Ano pa? Maghanap ka na ng iba. Oh, ganun ba? Foul yun. Kaya huwag niyong offend yung asawa niyong ganun. Eh, mas gusto ko nga siya. Ha? Patay na. Parang mo na sinaraduhan yun. Minsan, ha? Iwanan kita. Wala kang kwenta. Naku, patay tayo dyan. Ano pa? Naku, huwag na huwag. And, so, ganun din yun. May mga bagay na mahirap i-win back. Huwag mong i-risk. Yun lang yun. Sinasabi dito. Next, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall be filled. So again, general application, pag ikaw daw ay fruit of his mouth, di dapat, ganun din, salita. Pag ikaw daw, maayos kang magsalita, again ha. Itong may kaibigan na naman ako. Ang tagal nito, sinabihan ko nito kasi medyo, ano yun, natandaan ng single pa hanggang ngayon kasi hindi nga marunong. Sino mag-aasawa sa'yo, di ka marunong magsalita. At ngayon, sinasampula na naman ako, opera na ako ng anong produkto, eh, kilala lang kita ba, eh. So, mabait naman yung kaso nga, alam mo namang, sinabihan pa ako dati nung hindi ko makakalimutan, hindi yung tatanim, pero alam ko na. Nasabi pa rin sa akin dati, pag nagkita tayo, mayaman na ako. Naku, huwag ka magbibitaw ng ganun. So, but anyway, pasok tayo ngayon sa mag-aasawa at saka sa naghahanap ng asawa. Okay. Ano yung mga foul na naman na sasabihin nyo? Kaya katulad yan, sabi sa inyo, kasama kayo dito eh. Eh, yung iba sa inyo, potential ano kayo, di ba? Alam nyo na ba yun? Huwag magpakatino-tino kayo, amen. Huwag nyo i-offend na parang, pangit mo naman eh. So, minsan normal sa mabata yun, pero baka lamunin mo yung ngayon sabi ko sa'yo, di ba? Lamunin mo yung sinasabi mo. Kaya sabi dito, pag ikaw daw maayos kang magsalita, kakainin mo yung prutas niya. Ibig sabihin, anong prutas ng masamang bibig? Hindi masarap. Hindi ka maayos magsalita, later sasabihin din sa'yo yan. Parang sinabi ko sa dati sa iba yan, ha? Eh, bumalik sa'yo. Eh, baliktad rin naman natin, positive. Kung ikaw, sabi natin, magaling kang magsalita, ibig sabihin, hindi lang basta magaling, ha? Makatotohanan pa rin, pero hinahandle yan eh. Minsan may mga, yes, totoo, pero minsan hindi mo kailangan sabihin or sabihin mo in a, some way. Kung di naman false teacher yan or something, di ba? Okay? So, yun lang. So, again, ang mensahe lang sa verse 20, mag-isip muna bago magsalita. Amen? Amen? Amen. Be quick to hear and slow to speak, slow to talk. Death and life, ganun pa rin. In the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit. So, magkadoksong to, ganun, parehong-pareho lang. Dinagdagan lang ng medyo, ano, pag sinabing life and death situation, ibig sabihin, napaka-importante. So, ganun ka rin ngayon, ha, pag naghahanap ka ng mga pangasawa mo, iba dyan nagkakaalaman na yung mga tanong mo pa lang, anong gusto mo malaman? Magkano ba sweldo mo? Mukhang pera, pero iba ganun. Gold digger. Mapapansin mo naman yun, pero minsan nga yun ba magaling, hindi mo mapansin sa form, sa cellphone, mayaman to kasi, hindi, baka utang yun, baka nakaw pa yun. Huwag ganun. Maging matalino. Amen. Kaya Allah, sinasabi sa'yo, ano yung hahanapin nyo? Ligtas ba yan? Totoo? Eh kung di ka rin ligtas, malaman mo ba? Kung ligtas ka man, hindi ka nakikinig. Wala kang ganung wisdom para malaman din yung kalagayan ng isa, oh, matay ka na. Kaya yung bibig mo,
again, ingatan mo, pero hindi lang ingat, actually, pupunta yan sa wisdom again. Kaya mo na handle yung sinasabi mo kasi meron kang unang pangunawa. And therefore, yung lalabas sa bibig mo, maayos, matalino, exact to the point. Yung mga, bigyan ka lang mga tip to bad. Yan nga, huwag mong tanong magkano yung sweldo mo. Ano pa? Anong trabaho mo? Minsan ako yun. Kasi, yun eh. Saka nag-work. Madalas character focus kayo. Okay? Again, kahit sa hindi mag-aasawa to, friends lang, ganyan-ganyan. Yung mga tamang banat lang. Amen? Amen? Unang na-encounter mo pa lang, interview mo na eh. Parang soul winning din. Soul winning, yung basic lang. Hindi mo kailangan lahat, pwede mo na share ngayon yun. Baka mamaya matisod pa, mamaya na magkwento naman ng sobrang haba. Hindi mo, hindi ka natapos. So, tama lang, alamin mo. So, sabi dyan, makapangyarihan ng tang, gamitin mo sa tama. Amen? Amen. Sabi nga ni Spider-Man, ano sabi niya? Actually, si Uncle Ben yun. No? With great power. Ginaya lang din sa Bible yun. Kung makapangyarihan yan, ingatan mo. Yun yung sabihin nun. So, maingat ang iyong bibig, makapangyarihan yan, ingatan mo. Kasi responsable ka dyan. At pag ikaw daw, mahal mo yung power of the tongue, sinasabi actually dito eh, they that love it, yung either power of the tongue or wisdom, lalo kang, yun nga, parang kanina naman, kakain ka rin ng maayos. Amen? Sino gusto ng maayos na kain dito? Amen. Ano pag-aya natin mamaya? Okay, ito yung ating tema. Hindi, ihuli natin yan. Okay? 23 tayo, sabi, the poor use it in treaties, but the rich answer it roughly. So medyo generic. Lahat ng mahirap, puro nakikiusap. Totoo naman in a way, di ba? Hindi lagi. Kasi iba, meron ding paninindigan at meron ding tawag nila dyan. Dignidad. Okay? Dignidad. Dignidad, yung sabi, hindi ako makikiusap sa kung sino man yan. Sir, sir, LGBT ba yan, sir? Sige, sasakyan kita kasi ikaw, teacher ko eh. Sa ibang bagay, okay yun. Pero pag gano'n na, wala akong paninindigan. Again, nandito, prescriptive ba? Hindi sinasabing gawin mo ito. Ang sinasabi, gano'n ang reality. Dine-describe lang niya, descriptive, kung ano nangyayari. So, maging matalino ka, alamin mo lang ang reality, ang mga mahirap, madalas, yan yung bigyan tayo ng opportunity. Ha? Pwede ba makita tayo? At, pwede ba? Pwede ba? Kasi gusto niya makakuha sa'yo. Again, di lagi masama. Inasabi lang sa atin, baka kaya yan ay bako inukulit ka kasi may kailangan sa'yo. Mahirap, basically. Okay? Pero yung mga mayaman daw, ang kaya nga angas na mayaman, di ba? Again, di sinasabi maging maangas ka. Ang sinasabi, ganun sila. So, kung nalalaman mong ganun, iba naman babalik tayo. Kunwari, may mga pera. Hard to get. Pero wala naman. Style din yun. Pero alamin mo. Okay? So, sa pag-aasawa, ganun din. Ano yung mahirap na, ano, sa pag-aasawa muna, sa pag naghahanap ng asa, sino yung mahirap dyan? Mahirap, sabihin yung kailangan ka. Yung mga, wala na siyang ite-trade, either matanda na, sorry ha. Hindi, wala nang dito eh. Pero sa amin, ganun eh, parang pinag-usapan namin kagabi. Kumakain kami ng kamatis eh, yung usapan eh. Nagmumurang kamatis. Ano yung sabihin nun? Eh yung mga wala ka ng ano, hindi ka na makapag-trade, matanda ka na, kailangan mo na lang mag-asawa. Mga ganun, kaya sinasabi sa inyo, hanggat maaari, hindi kayo darating sa ganun kasi idol masyadong mapili naman, di ba? Or, nag-happy-happy ka, ayaw mag-asawa, arti-arti ka pa. Ganun eh, may mga ganun. Sa pag-arap ng asawa, especially mga babae, kung okay na yan, ano mo sa Panginoon? Amen. Hindi kang mapili, hindi, gusto ko tall, dark, and handsome eh, ikaw. Tall, dark ka lang, hindi ka handsome eh. Okay. So again, may choice kayo. Pero sinasabi ko, maging wise. So yun, kaya again, descriptive to. Kung poor yan, baka wala na siya ite-trade. Landi-landi, sobrang inano na landi, sobrang landi na. Bakit? Kasi wala na, parang, wala na. Parang, alam nyo ba yung kwento? May time naman tayo. Alam nyo ba yung kwento na ano? Pastor yung kwento niya eh. Nung bata siya, babae muna, hindi na-applied sa lalaki din. Nung ano daw siya, 16, ang pangarap niya, gusto ko tall, dark, and handsome. Alam niyo na? Eh, nung 27 na siya, sabi niya, wala pa rin akong asawa. Tall and dark na lang.
Alam niya na, naalala niya. Yung hindi pa alam, hindi yun. Nung 37 na siya, tol na lang, basta tol na lang. Yun, naghahanap pa, papili pa rin. Basta hindi dapat tol. Alam niya na. Nung 47 na siya, basta lalaki. Ganun po yun, no? So, naintindihan niyo. So, again, di ako ng lahat. Pero reality po yan. Kaya ka pinagpapray niyo eh. Huwag siyadong maati naman. Pero, ang Panginoon nagbibigay ng tama, okay? Okay, last, second to the last. So, a man that had friends must show himself friendly and there is a friend that's sticking closer to brother. So, again, importante yung friends. Pasok agad tayo sa tema natin. Mas importante asawa, amen? Amen. Iba, ganun. Kaya ang contento na ako na ayoko ng asawa, kasi friends naman ako. Pero iba yun eh. Yung asawa mo, dapat friend mo na asawa mo pa. Hindi, masyadong anong commitment yan. Ganun talaga. May commitment ka sa kanya, siya rin naman sa'yo. Di patas din. Amen? Amen. Kung paano ngayon gusto mo magkaroon ng friends, eh dapat ganun ka rin sa mga pangasawa mo. Pakita mo na, ano ba maayos na friend? Maaasahan ka, hindi ka sinungaling. Eh kung nagliligo mo pa, sinungaling ka na, alam mo ba yung trabaho ko? Ganito yung sweldo ko eh. Eh, pag naalam niya, ano, sinungaling to, eh, kung sakyan, yun naman mas lala. Sasakyan niya yun. Pero pagpaplanuhan ka rin ng kung anong pwede niyang gawing kalokohan sa'yo, kasi isa, loko-loko ka rin. Napakahirap na buhay. Amen? Amen. Kaya katulad nung paano ka maging maayos na friend sa pag-aasawa, eh, lalo na. Kasi sinungaling, matapat, mahal, maalalahanin. Amen? Amen. Kaya sabi dito, bandang huli, sabi, whoo! Kaya itong pangako, kaya mamayang hapon po, ito yung second part, yung obtained favor. Yun yung pa-focus natin mamayang hapon. Kaya walang, sinong uuwi dito? So anyway, ito yung magandang statement dito, sabi ito. Kaya kung sino daw makakakita, hindi sinabing sino yung makakita ng babae. Napansin nyo ito, sabi agad, wife. Kaya mga lalaki, ha, pag naghahanap ka, hindi yung sino man chicks dito, sino man hot dito, sino sexy dito. Basta babae, asawa ang hinahanap. Andun yung factor na yun. Siyempre, gusto mo maganda rin. Pero nasa utak mo, asawain ko ito. Makakasama ko ito habang buhay. Kaya ang implication dito, pag nakakita ka daw noon, ang ganda noon. Natasi sa akin, sinabi ko, sobrang ganda na Miss Universe. Ha? By the way, mga Miss Universe ngayon, mga bakla na. Kaya, ganda illustration. Kaya huwag kang maghahanap ng Miss Universe. Pwede na sabihin gano'n. Kasi mga mambobola, mga sinungaling at mga plastic. At hindi mo alam kung babae lalaki. So, pero kaya sabi dito, ang ganda no pag nakakita ka ng asawa. Amen? Kaya masaya yan. Lalo pag sinasabi dito, again, imagine nyo yung perfect, pero alam mo na, maayos. Ayoko sabihin kami ni Mam yan eh. Pero pwede na rin. Pwede nyo pagtsagaan. Amen? O, meron ba kayong reklamo? Sabi natin gano'n, okay, walang perfect ha. So, pero mga pastor, ganyan din eh. Totoo naman. Kasi kung di maayos ang pag-asama nyo, mahirap eh sa church. So, kami naman, Mayan. Okay naman, di ba? So, wala naman siyang reklamo sa akin. Ako, wala din naman. Amen? Lalo pag nakikita ko, sabihin ko ng konting ano para maghanap din kayo, mga lalaki especially. Pag nakikita ko sa'yo mamaya na walang kareklamo-reklamo sa buhay. Lalo yung siya, tinatanong mo yun. Tumutulog lang. Kamusta? Masaya ka ba sa akin? Hindi, kasi natutunan kami sa pastor yun, sabi niya. Minsan, tanungin mo. Kasi baka may reklamo, hindi mo alam. At tahimik lang, pero, yan. Eh, mabilis pa yung reply, eh. Kaya alam ko, siguro, totoo, di ba? Oh, syempre naman. Yan. Ganun din. Yan, naka-record ka na, ya. Okay, so, gano'ng aganda to? Gano'ng aganda yung may asawa ka, maayos, eh lalo pa naglilingkod kayo sa Diyos? At maayos na paglilingkod, di katulad ng iba rin, minsan, kahit mga pastor, minsan, nag-aatalo. Nag-aaway, minsan, pag nabalita ako kay pastor, kaya, yun, mas may sinabi din dati si pastor, kahit sila minsan, gano'ng, kasi may mga gano'n, eh. Salamat na, ayos, okay? So yung iba talaga hindi na nag-aayos eh. Ang pangit. At misang pastor ka ba? Inukwento mo yung asawa mo. Ang pangit na kinukwento mo. Hindi ko alam paano nag-stay na pastor yun eh. Naniniwala pa dun eh.
Ito yung maganda dito, ang mga hapon, obtained favor of the Lord. Amen. Ibig sabihin ganito, sinong mahirap i-please? Papahangain ko sa akin si, kunwari, si Kuya Jun. Paano ko papahangain ito? Minsan madaling pahangain ng tao, di ba? Kung ano mo yung kainaan niya, ano, bigyan mo lang na, libre mo lang na, ah, ikaw na. Ang Diyos, pwede mong gawin sa Diyos yun. At pag sinabing pabo, talagang siya yung nagbibigay sa'yo. Antindi naman ito kasi nga, though dito hindi sinabi kung paano eh, okay? Minsan ganun eh, scripture. Pero basta, doon lang muna tayo sa final. Pag ikaw daw, nakakita ka ng maayos sa asawa. Wow. Amen? Amen. Ang Diyos na mismo nagbigay sa'yo niyan. Kaya ang saya ngayon, ang maganda dito, lalo ka magpasalamat sa Diyos, hindi ka magyabang. Kasi ang Panginoon, magaling din siya eh. So, kaya mamayang hapon, medyo elaborate natin yan. Pero basta, gusto ko sabihin ngayong umaga, mamaya, hindi na love life masyado. Okay, medyo ganun pa rin. Pero ngayon, sa paghahanap ng lifetime partner, nag-apply na ba kayo? Amen! Amen! Ikaw? Ikaw? Malapit ka na eh. Ikaw? Baka madulas eh. Kasi bata pa kasi ito eh. Ikaw? Malapit itong mga to. Ikaw, Stephen? Mga tahimik, Stephen, Chelsea, Peter, si Pame. Ulitin ko kayo. Ang sabi ko sa inyo, ngayon pala mag-pray na kayo. Hindi maghanap, ha? Mag-pray. Mas maganda, normal sa tao, mag-asawa. So kung wala ka pang ganong feeling, okay lang din yan. Lalo si Peter, batang-bata ito eh. Utak bata pa nga, kaya hindi ako nag-expect eh. Eh, pag-pray mo pa rin. Amen. Para makapuhunan ka na sa Diyos. Ibig sabihin, Lord, kahit hindi ko pa naintindihan niya, pero naintindihan ko, may nanay ako, may tatay ako. So siguro, pag laki-laki ko, tatay ako. Amen. Lord, bigyan niyo ako ng maayos na asawang parang nanay ko. Ganon. Amen. Wala, patay mali siya to. Nakakasar eh. Ikaw na, ikaw. Pwede bang pray ka na? Mag-seek ka rin ng nalang sa Diyos. Amen? Lalo, ikaw. Mga post mo, ikaw. Ito, pala yung mali siya ito na lang. Poker face. Si Pame. Stephen. Ayan, iba discount rin yan eh. So, yan ha. Ngayong umaga, love life story nyo, pagandahin nyo. Amen? Amen. Hindi naman happy. Happily ever after. Tama, yun. Yun talaga. Pero hindi yung katina fantasy sa kanila eh. So kung paghandaan nyo yan, pero hindi katulad ng paghandaan na sa libutan. Amen? Like nabanggit sa inyo, mga kasal ng showbiz, kala mo naman. Sino maniniwala? Kahit sila doon, hindi naniniwala doon eh. Minsan nga, patalbogan pa eh. Alam nyo ba? Yung bride, ganito yung suot, yung ano, basta talbogan pa. Kasi ganun mga materialistic, mga mundo. Tayo, dapat ay... Kung yung ano yung effort nila sa sanlibutan, tayo yung effort naman natin sa pagsisik ng knowledge from God. Amen? Alamin nyo, Lord, paano ba ito? Hindi ko maintindihan eh. Anak, ayoko pa matapos. 5 minutes pa. Sa mga bata. Alam, maintindihan nyo. Kami yung mga bata, kami yung mga... Ayan, ilang tama na, bud? Yan, yeah, mga saktong ganyan. Basta yung bago kami gumaduate ng high school. Hindi ko makakalimutan yung isang friend ko, sabi ko, paano ba yan? Paano ba manligaw? Ganyan, talagang nag-a-analyze kami. Kala mo, math problem eh. Ganon, di madali. Kasi kahit magaling ka sa math, yung, paano mo manligaw? Hindi yung basta-basta eh. Hindi ba yung malalaman? Ngayon kami, alam na namin yan. Pero, kayo, natin sa sarili, di ba? Hindi nyo alam. E paano nga? Ayun. Maging wise ka. At picture mo na dito kasi again, mamaya tayo pupunta sa paano. Mamayang hapon, okay? Ngayon, basta sinasabi lang ng Bible, pag nakakita ka at binigyan ka ng Diyos ng
asawa na maayos, para, hindi ka para, talagang ikaw ay pinabura ng Diyos. Amen? So, yun muna yung keyword natin ngayon, maghanap ng lifetime partner at ang kasama nun, ang pinakabida dyan ng Panginoon. Okay, hindi mo kayang i-analyze lang yan. May kilala ako, magaling siya talaga eh. Alam niya, sasabihin, mga pick-up lines. Eh iba, may libro pa niyan eh. Eh iba naman, sumisikat naman mga YouTube, ano, how to pick up, ganyan, ano man yan. Ayun, ano yan? Umbrella. Umbrella ka ba? Bakit? Hindi, naalala ko, ano ba? Ha? Keyboard. Bakit? Kasi iba naman, may dumiba sa mukha ko. Ay, ganun ba yun? Yung inaalam mo pa yun, hindi mo kailangan malaman yan. Ano? Okay, sabihin ko nga sa kami ni mami yan, di ba? Wala nga akong alam eh. Pero pag binigay sa'yo ng Diyos, minsan, nako. Hindi mo alam, pero minsan, maayos. Maluwag. Magaan. Hindi mo kailangan magsinungaling, mambola, gumastos ng gusto. Kasi yun eh. Binigay sa'yo ng Diyos. Ayusin mo yung sarili mo minsan. Yan ang problema mga lalaki. Parang, paano ba? Magtapat ka sa Diyos. Mamayang hapon, dito kayo. Amen? Amen. Kuryoso ka. Okay, so let's pray. Mamaya, dito kayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Again, I pray sa mga kabataan, especially namin. Ganun din po sa mga adult, Panginoon, na i-facilitate namin, tulungan namin mga young people. Nalalaman namin, sila po ay nasa condition, Panginoon, na sabihin natin mahirap, Panginoon, in a way. But tulungan namin sila na sila po ay makatake off ng maayos, Panginoon. Malagpasan itong stage sa buhay nila ng maayos, Panginoon. Kayo din po ang magbigay ng favor sa kanila. Nawa, patas naman kayo, Lord. I pray na matuto sila, magtapat sa inyo, Lord. Hanapin ang inyong kalooban. And then, lalo mamayang hapon, Panginoon, with regards to wisdom. I pray na kayo po turo sa amin, Panginoon. Gamitin niyo lang po yung lingkod. Sabihin ang dapat sabihin kung paano, Panginoon. But ultimately, Panginoon, sila po yung magtiwala sa inyo. Kami po yung magtiwala sa inyo. Hindi lang sa amin. Mga iganak namin, apo namin, na itindihan namin ang pag-asawa. Hindi basta-basta. Pero napakagandang blessing. Pero ito po ihanapin namin sa inyo, Panginoon. Kayo po yung asahan namin. At talagang inaasahan namin, Panginoon. Bigyan niyo po yung gatong bagay. Huwag kayo po rin may taas lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.